Dito may nag-send sa akin ito, itong flight record na talagang may naganap na pag-travel ng ating Pangulo mula Maynila, papuntang Kalatagan, Batangas, sa Zubel ay Zubel and Aboitiz wedding. Wala pong masama kung sa umatid ng Pangulo ng wedding every minute. But the thing is, kasama ba sa kanyang paglilingkod sa bayan na gastusin ang fuel, ang jet, ang mga, you know, although kailangan syempre ng security ang Pangulo na yan, pero ang tanong ko, bakit hindi transparent? Hindi ba bawat kibot ng Pangulo ay binablog at dapat alam ng taong bayan? Nagre-reklamo tayo, di ba? Ang taas ng presyo ng sibuyas, but syempre yung pera ng bayan, hindi ba basta-basta in-spend ng ating mahal na Pangulo na nangako sa atin para ibangon ang bayan? Wala pong masama sa wedding. At the fact, okay, obviously, itinatago ito ng mga taong nasa paligid niya. Or bakit? Kasi si Nurch ko, sabi sa akin, ma'am, merong post si Margie Moran, okay, tungkol dito sa kasalang ito. So pinuntahan ko yung Instagram ni Margie Moran. True enough, may post siya. Pero palangga na may nangyaring kasalan, kahit i-check nyo, pero may picture siya, nakatalikod yung first lady. Tapos may lumabas din na mga nag-send sa akin, nakatalikod. Eh bakit nakatalikod yung first lady? Eh bakit hindi nakikita si President Marcos? Hindi ba dapat maging proud tayo dahil umattend ang ating Pangulo sa kasalang Zubel at Aboitiz, baka magamali ako, maging Ayala. Ayun, ang mga famous name yan sa atin eh. Aboitiz and Zubel wedding, nuptial, nakita nyo naman, di ba? Eh, bakit itinatago nyo yung presidente? Bakit hindi kayo maging proud, Margie Moran? Alam mo, nakita ko yan si Margie Moran eh. Nung May 9, nung counting dyan sa, ano, dito sa... I will say something about the issue, ang mga issue, mga katotohanan. Eh, di ba, France, di ba? Kayo dyan, who are you? Yung mga yaya mo, BBM. Yung mga yaya mo, dapat ipakita sa taong bayan na umatid ka ng kasal. We love to see the pictures. May picture na lumabas, kasama si Don Solweta, asawa ng special assistant to the president. Ito, kasama pa si Miss Irene Araneta. Ito yung mga pictures na sinend sa akin. Oh, ayan sila, oh. Andyan sa kasal, o, andyan si Madam First Lady. Eh bakit hinalungkat ko na hinalungkat lahat ng tagla, lahat ng hashtags? Eh bakit wala si BBM? Nandyan dyan si Martin Romualdez. Asan si Pangulo? Ba't tinatago nyo yung picture? Anong point? We have to be transparent. Diba? Gusto namin makita kung anong barong sinuod ni BBM. Kung anong forma niya, ba't yung tinatago? Ito ba ang transparency? Wala tayong itinatago para yung mga dilaw tinitira eh. Itong wedding na ito eh. Oh, bakit daw itinatago? Kaya nga eh, para mapatunayan natin sa mga dilawa na tayo ay kakaiba sa kanila, then prove them that mali sila. Bakit tinatago niyo, Mr. President, ng mga tao ninyo? Hindi niyo pinapakita. Dapat ilabas yan sa vlog. Diba? Ang ganda-ganda niya, no? Imagine mo, ang ganda-ganda ng Batangas. Tapos may nakita pa ako na nag-post din ng, they are performers. Tinitignan ko, ando doon si BBM. Wala. Tapos yung mga picture nakatalikod. Tapos Margie Moran is a friend of the first family kasi nandoon yan sila nung May 9 eh. Diba? Nung May 9 na bilangan, nandoon sila. Kung wala tayong tinatago, ilabas natin yan. Tapos ang question dito, ang nirereklamo kasi ng mga kalaban, Mr. President, ng mga dilawan, kung baka hindi yun nababasa, okay? Ang nirereklamo nila, kinukompute pa nila yung pamasa, yung fuel expenses. Parang ginagawa nyo lang daw, sabi ng mga kalaban ng bayan, okay? Well, they're not really kalaban ng bayan, yung iba sa kanila concerned, na ginagawa nyo lang daw, parang personal na, what they call it, sasakyan ang private jet. Based dito sa pinadala, ito yung nakakalungkot kasi binanapan natin ng butas itong mga dilawan para tirahin tayo. Ayan o, RP1251. I-research nyo na lang. Ano ang nakakahiya sa Zubel Aboitiz wedding? Ano nakakahiya doon? Bakit hindi pinapakita ang picture ni Pangulong Marcos? Presidential communications, bakit nyo itinatago? Ano nakakahiya dito? Ang saya-saya ng kasalan. Diba? O,
Tapos, ano nito? Luz E, kumusta? Ayan. Tapos sabi ni Katakata, nakatalikod ito. Margie Mora, nanapin natin, ha? Ayan, ha? Nakita ko to. Sabi na, loka. Hinahanap ko si Vivian kasi gusto ko makita yung kagwapuhan niya doon. Oh, military jet yon. Ang kanyang sinakyan. Oh, Margie Mora. Tignan ko rin yung picture ni Don Salueta. Oh, wala rin. Wala rin ang picture. Eh, ba't yung kinakahiya yung presidente? Diba? Pero si Margie Mora, nang malakas ang loob, nag-post. Oh, ito pa. Ito yung mga Marge Moran, ha? Tignan natin sa Instagram. Ayan. Oh, ito ang wedding. Oh, sabi niya dito, the wedding of Natalie. Kasi ni-research ko to eh. Nung nasa New York ako, tinignan-tignan ko kung totoo ba to. Baka mamaya sinisira niyo lang yung ating pangulo. Eh, totoo palang may kasalang naganap. The wedding of Natalia and Eduardo. Natalia yata is the Zobel. At, okay. Sabi ng mga ano, sabi ng mga bulag-bulag, walang pagkialam Marlika sa kasal. Oh my God, they are so bobo. Wala akong pakialam sa kasal na binunta ni BBM. Tangi, wala naman talaga akong pakialam sa kasal kahit tumambling sila. Ang pakialam ko, yung fuel na pera ng bayan, pera nyo. Yan ang pinuputok ng butsi ko. Kasi sumuporta ako sa Pangulong Marcos para ibangon ng Pilipinas. Pero kung yung pera ninyo igagastos sa fuel para sa lamyerda sa kasal, eh buti sana ko ang Zobel at ang Abortis ang gumastos. Si De Bonga, yun ang wala akong pakalam sa kasal kahit magkangkangan sila to the highest level. I really don't care, darling. Kahit humigo pa sila ng suminghot pa sila o kumain sila ng kung ano-anong mga pagkain, kahit umubusin pa lang isang tawang pulburon, wala akong pakialam. Ang point dito, yung pera ninyo. Na-gets nyo? Ngayon, kung bulag kayo, hindi kayo kasama sa pinaglalaban ko. Huwag na kayong itiisin ninyo. Ganun na lang. Mamatay kayong ganyan kahirap ang buhay sa Pilipinas kung papayag kayong inuuto kayo ng mga taong nakaupo sa gobyerno. Bakit hindi tayo proud? Diba? Government property yan. You know why kung bakit ako nagigalit? Nung si Chris Aquino, ginamit niya ang sasakyang panggobyerno dahil sa pinangampanya niya si Hitad Robredo, sabay-sabay tayo, nagalit tayo, ginasinasamantala ang panggobyernong sakayan. Diba? Pag-aari niyo yon. Pag-aari ng bawat Pilipino ang sinasakyan ng mga opisyal ng gobyerno. Wala akong pakialam kahit what do you call that sa states? Kahit mag-swinger sila, you know the swinger? Kung sino man ang gawin na tumambling sila, magbukangkang sila, wala akong pakialam. Ang pinakikialaman ko dito, pera nyo, taxpayers money. Bakit nyo ikinukubli yan? Mr. President, you have to be proud kung ninong ka ng Abortis at ng Zobel. The fact na... Well, nakaupo dyan, yung pinaupo mo na si Social Secretary, kapatid ng kinasal, si Bianca Zobel. So, di ba? You have to be proud of it. Bakit nyo itinatago sa taong bayan? Ngayon, itong mga honghang nagagalit. Marlika, huwag mo nang bagyan naman si BBM. May gusto ka lang kay BBM. Mas yung kabil sa mga jutang ginit. Oh my God, ipagtatanggol nyo to. Ang inilaban ko sa inyo palangga, 2015. Kaya pati si Kapangulo Duterte, pag nagkakamali mga tao nyo, binubuljak ko, nakita nyo naman na tayo sinasanto dito. Tapos kay BBM, takot tayo. Yung tayo dapat natatakot dito. Para sa katotohanan, hindi tayo katulad ni Taning. Nasupalpala ng bunganga. Ayan pa yung PCSO na yan. Ang dami kong reklamo sa mundo, why? Para sa inyo, hindi para sa akin. Kung tutuusin, I just keep my mouth shut and enjoy my life. Pero hindi ko hinahayaang mag-enjoy ako, pero ang kabulukan ng gobyerno natin, ganun pa rin. Boy, first time. This is the first time na merong isang flight attendant na hulihan. Usually, nahuhulihan yung mga yan, mga drugs. Sama kung ano-ano, alahas, ganyan. Pero this time, ang inuwi nila si Buyas, di kayo nahihiya na people... need to do that. People need to not declare yung kung nag-uwi sila ng sibuyas. Para lang makaranas sila ng murang sibuyas.
Di ba dapat ngayon sampal sa inyo eh, di ba? BBBM dapat 'yan sampal sa administrasyon mo, lalo na ikaw ang leader ng ano eh, ng Bureau Department of Agriculture. Dapat ngayon mahiya ka sa balat mo. Takim mo for the first time. Tanong niyo diyan sa NAIA. Ngayon lang may nag-uwi ng sibuyas na flight crew. Usually pag flight crew ang inuuwi niyan yung mga ganyan, yung kasi may ano sila eh, kumbaga hindi na sila dumadaan doon sa ano. Usually yung inuuwi ng mga yan, mga alahas, ganyan. Mamahali ng mga bago, nilalagay nila yan sa mga bagahe nila kasi hindi naman talaga sila dumadaan doon sa proper na ano eh, na pag-checking eh. O usually ganun. Takay mo dati inuwi ng mga yan, mga wallet na Louis Vuitton, ganyan, Chanel, mga Celine na mamahalin. But this time, sibuyas, yung kanilang inuwi, hindi kayo nahihiya, DA. Hindi kayo nahihiya na dating Louis Vuitton yung inuuwi nila, ngayon sibuyas, na dahil wala kayong kapasidad. Wala kayong kapasidad dyan sa Department of Agriculture para kahit naman papaano, maibsan itong, ano, itong pagkukulang ng bayan natin sa, o yung mahal na presyo ng sibuyas. Diba? Hiyang-hiya naman yung mga humuli na Bucor. Diyan sa mga flight crew natin na nag-uwi lang naman ng sibuyas sa siguro hindi naman nila ikayayaman. Halimbawa, 40 kilos. Ibenta mo 700. Magkano yun? 7,000 lang yung 10 kilo. O 7 times 4, o, magkano lang yan? 34,000 lang yun. Di ba? 7 times 4, o, di ba? 21. O, 7 times 4, 21,000 lang yun, mga boss. O, 21,000 na worth ng ano, yayaman ba yung mga yun? Di ba, but sana kung inuwi nila mga Louis Vuitton, 10 piraso, yan. Misdeclared, ganyan. So, ibig sabihin, kayo din, hindi dineclare yung ano, yung sibuyas. Well, again, sa Japan, bawal magpasok ng prutas galing sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, bawal magpasok ng sibuyas kapag kokonte. Pero pag marami dyan sa Bureau of Customs, lusot yan. Lusot yan. O, mantakin mo ha, talamak ang ano, alam ni PBBM, sabi nga ni PBBM, eh, talamak ang ano, smuggle talaga, wala nang pag-asa Bucor. Talamak. Mantakin mo talamak ang smuggling, pero wala naman kayong pinapangalanan ng mga smugglers. Buti pa nung panahon ni PRD, may mga smugglers na napangalanan. Ngayon, alam nyo naman na may mga tao na nag-i-smuggle. Sabi nga ni Amy Marcos, eh, kilala nyo yan. Diyan sa DA, kilala nyo yan. Hindi pa pwedeng hindi. Kasi hindi talaga maniniwala ang tao na kayo ay istrikto at nililinis nyo yung Bureau of Customs kung walang masasampulan. Bukod sa masampulan na makulong, i-broadcast nyo. Mantakin mo ah, isang importer na nag-import ng isang tonelada na bigas. Alam nyo ba kung ilang magsasaka sa Pilipinas ang pinatay niya? Matindi pa po ang krimen na yan kasi yung krimen na yan, hindi lang ano yan eh. Kumbaga, ang apektado dyan, hindi lang yung taong nagtanim, hindi lang yun. Ang apektado dyan, yung taong nagtatanim ng palay o kaya sibuyas, asukal, at saka yung pamilya niya na supposedly yung kikitain niya sa tinanim niya, ipangkakain niya doon. Ito yung tinatawag na ano, ito talaga human rights violation ito, CHR. Babe, pwede. Kasi yung ano, yung dyan sa war on drugs, ang namamatay naman dyan, yung mga drug addict tsaka drug lord. Baka pwede, pakialaman nyo na to, yung kaso na, punta naman kayo dyan sa Bureau of Customs, tapos dyan naman kayo mag-rally-rally. Sabihin nyo naman na ano, oh, mga hayop dyan, mga animal, mga ahas, magsilabas kayo. Human rights yan. Kasi karapatan ng mga magsasaka natin dito na maibenta yung kanilang mga produkto. Pero dahil talamak ang sa smuggling at ang pag-aangkat dyan sa Department of Agriculture, eh yung mga tao na nagtatrabaho ng tapat, sila tong mga halos nagniniklohod ng nagmamakaawa na bilhin nyo naman yung produkto namin.
Tinatapon na namin yung mga broccoli. Diba? Oo, kasi talagang ano yan, karapatan yan, ano yan, pagkitil sa karapatang pang magsasaka. Dapat saklaw nyo rin yan. Kesa iniisip nyo yung ano, yung ano yan, yung Human Rights Watch, iniisip nyo yung ano, yung pagkamatay dun sa droga, ilang libo lang yan. Ilang pamilya ang araw-araw na pinapatay nitong mga smugglers na to, yung mga pamilyang magsasaka, araw-araw binibiktin nila mga yan. Hello, Merlin Manny. Oh, ginagaya style ni Bantag, tahimik. Wala na, kahit tumahimik siya, wala na eh. Naiano niya na eh. Kumbaga, pinakilala niya na yung sarili niya na pambansang epal dyan sa Bureau of Correction. Kaya kahit marahimik siya ngayon, wali na. Marami na siyang sublime na interviews. Ayan o, OFW, nag-uwi na si Buyas from UAE, naharang dyan sa Pinas, smuggling daw. Pucha, you are smuggling 4 kilograms of sibuyas. Magkano lang yung 4 na kilo ng sibuyas? 2,100 lang. Mga boss, sa totoo lang, lahat ng ipasok natin from other country, whether food man yan or hindi. So, ibig sabihin, yung ganyang kababang value, 4 kilos ng sibuyas, nag-uwi yung tao. Mantakin mo ha, boss. Meron siyang allotted na bigat lang para dyan sa mga bagahe niya. Imbis na mga laruan, pasalubong, cellphone para sa mga pamilya niya, ang inuwi niya sibuyas, dapat talaga mahiya kayo. Mahiya kayo. First time na nangyari yan sa history ng Pilipinas ng isang Pilipino nag-uuwi ng sibuyas. Kanya-kanya na ng hirap diskarte mga tao sa Pilipinas para lang makapaghatid ng ginhawa sa buhay. Mantakin mo ha, para sa kanila ginhawa na sa buhay, makapag-uwi ka ng sibuyas. Tapos ang presidente nyo, pasyal ng pasyal. Habang pinagmamalaki mo yung Maharlika fund mo, hinuhuli nyo yung mga nag-uuwi na sibuyas dito. Gusto lang naman nilang gumawa ng sisig. Wawala kayong awa. Pag maliliit na mga nag-i-smuggle, kasi hindi naman to na, ano, smuggling talaga eh. Hindi naman yan pupunta sa palengke yung mga pinag-uuwi niya ng 4 na kilo. Ano yun? Galing ako ng Amerika, nag-uwi ako ng 4 na kilo, pupunta ako ng Balintawak, gagawa ako ng pwesto ko, ibibenta ko yung 4 na kilo sibuyas ko. Pucha, yumamamba ako dyan. Gago. Performance will start momentarily.